Is onlinejobs.ph legit? Yes! But are there scams on onlinejobs.ph? Also, yes. Welcome back to RFW TV, ang karamay mo sa iyong hanap buhay digital. Kahit anong platform pa yan, mapa Upwork or onlinejobs.ph, basta popular, nagkakaroon talaga ng scammers. Isa sa mga pinaka-importanteng matutunan para maging successful sa iyong online career ay yung pag-iwas sa scams. At ayon ang pag-uusapan natin sa video na ito. Tips para makaiwas sa scam sa OLJ or onlinejobs.ph at mga common example ng scam sa OLJ na makikita mo rin sa ibang platforms. Let's jump right in! Tip number 1. Use OLJ's employer search. Itong employer search tool ng OLJ hindi lang useful para malaman kung may paid account ang employer, pwede din siyang pang legit check. Para gamitin ito, ilalagay mo lang ang pangalan ng company or employer dito sa text box. Tapos, makakakita ka na ng message na ganito. We have found this employer in our system and it is associated with a fully paid active employer account. No complaints have been received for this employer. Kung paid account, taps walang complaints, bumababa ang chance na scammer ito. Kaya, pwede kang mag-apply with much more confidence. Tip number 2. Search for official info using Google. Simple lang ang tip na ito, pero maraming nakakalimot. Gagamit ka ng search engine tulad ng Google para hanapin ang website at social media accounts ng company na gusto mong applyan. Pag chinek mo yung website tapos transparent and detailed naman yung information about the company doon, lower yung chance na scam siya. Lalo na pag yung social media accounts nila ay very active at engaged din yung community. Tip number 3, search for reviews on social media groups. Maraming social media groups related sa freelancing at online jobs para sa mga Pinoy. Tulad ng Online Filipino Freelancers sa Facebook at R Buhay Digital sa Reddit. Pwede kang gumamit ng search tool sa kanya-kanyang platform para i-check kung may nagtanong na about that specific company. Pero kung wala pa, feel free to ask it yourself. Example, dito sinearch ko ang VA company na Support Shepherd. Makikita dito na may ilan na ring diskusyon about this company at may first-hand experience pa yung iba. Ngayon, mula sa mababasa mong comments dito, malalaman mo kung scam or hindi ang company at kung worth it bang mag-apply dito. And then, tip number 4, read the job description carefully and look for the red flags. Ngayon, medyo magdi-deep dive tayo dito sa huling tip. Marami kasing iba't ibang klase ng red flags or mga senyales kung ang isang job ay scam or hindi. So, tingnan natin ang isa-isa ang examples ng mga red flags. Red flag example number 1. Jobs that are asking you to pay. As a general rule, pagbayad muna bago trabaho, it's a scam. Merong mga ganito na obvious. Kung hindi pa nagsisimula yung trabaho, pinagbabayad ka na. Pero meron din example na pinapakagat ka muna para mapaniwala ka nila. Tulad ng example na ito, ang tinatawag nilang task scam na laganap na laganap ngayon sa WhatsApp at Telegram. Dito, makaka-receive ka muna ng konting bayad as proof na nagbabayad talaga sila. Pero biglang magkaka-aberya. Yung next payment, may problema daw. At may need kang bayaran na fee para makuha mo yung big payout mo. At dun ka nila dadaliin. Iisipin mo kasi legit kasi nakatinggap ka na ng pera, di ba? Pero scam talaga yan. At after mo maglabas ng pera, magiging scene zone ka na lang. Example number 2, asking to use your personal social media or payment accounts.
Madami ganito at ang main target nila yung mga desperado na sa trabaho. Pero as a rule, basta gagamitin nila ang personal account mo, it's a scam. Tulad ng example ito. Dito, gusto daw nila gamitin ang personal Facebook account mo para mag-post ng stuff na ibinebenta nila. Well, pag pumayag ka dito, ibaban ng Facebook ang account mo. Tapos, yung scammers ay i-ghost ka na lang. Example number 3, yung too good to be true. Merong mga ganitong job post na o-offeran ka ng madaling trabaho tapos mataas pa ang bayad. Tulad sa example ito. Dito, mag-convert lang daw ng images to Word or PDF file. Tapos, babayaran ka ng $20 per image. Wow, di ba? Dali lang gawin pero ang taas ng bayad. Di ka panipaniwala. Well, hindi talaga kasi scam yan. Kaya huwag tayo magpapadala sa mga ganyang too good to be true na job posts. Example number 4, yung kulang sa details. Maraming job post ka na may encounter na kulang-kulang ang detalye. Like walang salary, walang name ng company, walang job responsibilities, at marami pang nawawalang detalye. Ang advice lang dito is just don't waste your time. Kung hindi man scam yan, ibig sabihin, hindi marunong maging transparent yung client. Pag ganun, parang senyales na rin to na toxic yung work. So, don't waste your time. Example number 5, yung humihingi ng unpaid sample. Ngayon, yung mga ganitong job post, hindi sila parating scam. Pero, kailangan mong i-judge for yourself kung masyado mahirap yung sample na hinihingi. The more difficult the sample is to do, the higher your risk and may not be worth your time or effort. So, unang example natin dito, humihingi yung employer ng sample work that takes about an hour to do. Pag ganito, makaya naman i-risk, lalo na kung mukhang legit naman yung employer kasi mababa lang din time commitment. Sa ibang example naman, tulad nito, mayroong 1 week of unpaid trial period. Ito naman, baka masyadong malaki na yung risk na wala kang mapala. Kasi ang haba nung trial period, di ba? Pero at the end of the day, it's up to you to decide if worth it ba yung risk na ito para sa'yo. Marami namang ibang jobs na hindi nagre-require ng unpaid samples or trial periods. So, maka better use of your time to avoid this kind of risk na lang. And that's all for this video. Marami pang ibang klaseng online job scams, pero hopefully nabigyan ka ng video na ito ng idea on how these scams work and how to avoid them. Sa susunod na video, pag-uusapan natin ang isang common question ng beginners. Paano makakuha ng trabaho sa onlinejobs.ph kung wala akong experience? Madalas ito itanong ng mga estudyante at mga fresh grads. May ilang strategy tayong pag-uusapan sa susunod na video para sagutin ang tanong na ito. But for now, that's it. Salamat!